Magandang hapon! Ito ang special coverage ng UNTV sa kasalukuyang krisis sa kalusugan na nararanasan sa bansa at sa buong mundo. Narito ang ating headlines. Ilang grupo ng medical frontliners nananawagan sa pamahalaan ng time out at ibalik sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang Metro Manila sa loob ng 2 linggo. 5,000 bagong kaso ng COVID-19 na itala ngayong araw ng Department of Health. Kabuuang kaso sa bansa, umabot na sa mahigit 98,000. Paggamit ng physical barrier sa pinapayagang magkaangka sa motorsiklo, mahigpit nang ipinatutupad simula ngayong araw. Basilan Representative Mujib Hataman at asawa nito na alkalde ng Isabela City nagpositibo sa COVID-19. At Manila City Government maglalaan ng 200 milyong piso para sa pambili ng bakuna sa COVID-19. Tayo ay sabayang napapanood sa social media accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Sabayan din tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Nanawagan ang mga grupo ng medical frontliners sa pamahalaan na kung maaari ay magkaroon muna ng time out at maibalik sa Enhanced Community Quarantine ng Metro Manila sa loob ng 2 linggo. Narito ang report ni Aiko Miguel. Nagkaisang ilang mga grupo ng medical frontliners sa bansa na manawagan sa pamahalaan na maibalik sa Enhanced Community Quarantine ang National Capital Region mula August 1 hanggang August 15. Ayon sa Philippine College of Physicians, bukod sa upang mapigilan ang pagdami ng kaso ng nahahawa ng COVID-19 sa Pilipinas, ay upang mabigyan ng pagkakataon ang mga medical frontliners na makapahinga at makapag-isip pa para sa mas maayos na pagtugon nila sa pandemya. We propose to take ECQ be used as a timeout to refine our pandemic control strategies, addressing the following urgent conditions or problems: hospital workforce deficiency, failure of case finding and isolation, failure of contact tracing and quarantine, transportation safety, workplace safety, public compliance with self-protection, social amelioration. Ayon pa sa mga medical frontliner, ito ay isang distress call sa kanilang hanay dahil puro nasa danger zone na ang karamihan sa mga COVID-19 referral facilities at maging ang 5 mega quarantine facility sa bansa. Ito po ang news talaga na sinasabi namin bilang mga doktor, malayo pa po tayo doon, no? Hindi po babalik sa normal ang buhay natin bagkos ang nararanasan po namin ngayon ay mas malala pa kesa sa umpisa. Yung nag-umpisa tayo noong March. Tulong ang panawagan ng mga medical frontliners lalo na't pagod na anila sila. Gayunpaman, nilinaw nito na hindi nila susukuan ang pangangailangang medikal ng mga pasyente. The message na gusto nating iparating sa lahat ay ang healthcare natin ngayon, lalong-lalo na ho kaming mga frontliners, ay talagang napapagod na. We are being overwhelmed. Bakit kami na-overwhelmed at bakit kami napapagod? Dahil nakita ho natin magmula noong July 30, biglang bumulusong na naman ang number ng cases ng COVID-19 dito sa Pilipinas. Ayon pa kay Dr. Limpin, isang komplikadong desisyon para sa pamahalaan ang pagbabalik sa ECQ ng NCR. Ngunit kailangan upang makapag-isip din para sa mas epektibo na pagkontrol ng lalong hawaan ng COVID-19 sa bansa. Ayaw namin bumigay, pero kapag hindi ko nabigyan ng karapatang measure para ma-tighten up po uli natin ang community quarantine. We are just asking for a time out. We appeal to the President, we appeal to Secretary Galvez, we appeal to Secretary Duque. Please heed our call. Pag kami po ay bumigay na, diyan po tayo malaking problema. As I said, we are the last line of defense. Huwag na nating pabayaan na ang last line of defense natin ay bumagsak.
May sulat din ang mga grupo ng frontliners na ipinapaabot sa pamahalaan direkta kay Pangulong Duterte, Chief Implementer National Task Force COVID-19 Secretary Carlito Galvez Jr. at DOH Secretary Francisco Duque III. Nakapaloob sa sulat ang kanilang mga dahilan sa kanilang panawagan. Umaasa ang mga ito na papakinggan ang kanilang panawagan. Sa huling datos ng DOH, 4,823 na ang nagpositibo sa kanilang hanay, 4,490 na ang gumaling, 38 na ang nasawi at 293 ang active cases ng COVID-19. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinikilala ng kagawaran ng kalusugan ang mga sakripisyo at pagharap sa mga pagsubok ng mga medical frontliners sa bansa simula pa ng paikipagbaka sa pandemya dulot ng COVID-19. Sa inilabas sa pahayag ng Department of Health, matapos ang ginawang panawagan ng ilang grupo ng frontliners, nagpapasalamat ito sa medical societies sa patuloy na suporta at pagtitiwala sa DOH para tugunan ang krisis sa kalusugan. Suportado rin ng DOH ang panawagan ng medical frontliners sa implementasyon ng naakmang community quarantine measures para sa proteksyon ng mga health workers. Gayunpaman, bagamat ginagawa na anila ng pamahalaan ang kaukulang hakbang para tugunan ang sitwasyon, responsibilidad din anya ng bawat isang mamamayan na makiisa sa ipinatutupad na sistema sa kalusugan. Gaya ng pagsunod sa BIDA solution upang mapigilan pa ang hawaan ng COVID-19. BIDA na ang ibig sabihin ay bawal walang mask, isanitize ang kamay at iwas hawak sa mga bagay, dumistansya ng 1 metro, at alamin ang totoong impormasyon. Samantala, kaninang alauna ng hapon, nakipagpulong ang mga nasabing medical frontliners kay Health Secretary Francisco Duque III. Nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na aksyonan ng Interagency Task Force kontra COVID-19 ang hinaing ng medical frontliners ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Kasunod ito ng panawagan ng grupo ng mga doktor na muling isailalim ang Metro Manila sa enhanced community quarantine sa loob ng 2 linggo upang mapigilan anila ang COVID-19 outbreak at upang mabigyan ng pagkakataon ang mga medical frontliners na makapahinga at makapag-isip pa para sa mas maayos sa pagtugon nila sa pandemya. Pagtitiyak ng palasyo, hindi bibiguin ng gobyerno ang mga medical frontliner na modern day heroes at malaki ang kontribusyon sa laban kontra COVID-19. Nakapagtala ng halos 5,000 bagong kaso ng nahawaan ng coronavirus disease ngayong araw ang Department of Health. Sa ulat ng DOH, kaninang alas 4 ng hapon, 4,963 ang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa mula sa 74 na laboratories. Sa kabuuan, 98,232 na ang naitalang COVID-19 sa Pilipinas. 93 naman ang bagong gumaling sa sakit o 65,265 na total recoveries. 30,928 naman ang total active cases. May 17 naman na naiulat na namatay, kaya umakyat na sa 2,039 ang total deaths sa COVID-19 sa bansa. Mahigpit nang ipinatutupad ang paggamit ng barrier na aprobado ng National Task Force Against COVID-19 sa motorcycle couple back riding simula ngayong araw. Narito ang ulat ni Asher Kadapan Jr. Inilabas na ng mga otoridad ang guidelines o mga patnubay kaugnay sa mga patakaran sa pag-aangkas sa motorsiklo na mahigpit nang ipinatutupad simula ngayong araw. Inaprubahan ang Pillion Riding Rules ng National Task Force Against COVID-19 o NTF, alinsunod sa health protocols ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Batay sa naturang guidelines, dapat ay parehong nakasuot ng face mask at helmet ang driver at kanyang angkas. Pinapayagang magsakay ang driver ng hanggang 1 individual lang at dapat ito ay kanyang asawa o kasama sa buhay at nakatira sa iisang bahay. Kailangan na magpakita ang mga ito ng valid identification at kaukulang dokumento na nagpapatunay ng kanilang pagsasama. Mahigpit ring ipinatutupad ang paggamit ng mga safety barrier o shield na may disenyo kagaya ng mga naaprubahan ng IATF at NTF. Nakalagay dapat ang mga barrier sa pagitan ng driver at angkas nito.
Ayon kay Joint Task Force COVID Shield Commander Police Lieutenant General Guillermo Lorenzo Eleazar, sapat na ang 3 linggong palugit na ibinigay ng mga otoridad upang makapaghanda ang mga rider na makapaglagay ng barrier sa kanilang motorsiklo para makapag-angkas. Kung walang prescribed barrier ito magka-angkas, kagaya rin yan ng hindi pagsusuot ng face mask at ng helmet, ito po violation ng reckless driving at pwede pong magmulta ng 1,500 to 2,000 sa first offense, 3,000 sa second offense at 5,000 to 10,000 naman dun sa mga susunod na offense. Handa namang sumunod ang mga motorcycle riders sa kabila ng ilang nararanasang panganib habang nagmamaneho gamit ang mga barrier. Delikado talaga kasi maano sa hangin eh. Nagiwan kami pag may malalaking sasakyan na dumadating. Delikado po pag may mga metal na bagay, kahit ultimo seeker pwede makasugat sa iyo. Ito wala po kung bakal na ginamit dito po. Kapag nagano kami, masa gitgitan ba, masa yung tuhod po kasi di kami nakaganun eh. Tapos kapag may karga kami dito, hindi ako makano dahil ang sakit na ng singit. Patuloy namang nananawagan ng pulisya sa publiko na sumunod sa mga ipinaiiral na batas at respetuhin ang mga nagpapatupad nito. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpositibo sa coronavirus disease 2019 si Basilan Representative Mujid Sabihi Hataman at Isabela City Mayor City Jalia Turabin Hataman. Narito ang report ni Val Villaflor. Inihayag ni Isabela City Mayor City Turabin Hataman sa kanyang Facebook page kanina na noong Huwebes ay nakaranas sila ng kanyang asawa na si Basilan Representative Mujib Hataman ng Lagnat at Ubo. Kaya naman agad na nagtungo sila sa isang private hospital sa lungsod ng Zamboanga upang magpa-swab test. At Biyernes naman ng hapon, lumabas ang resulta na positibo sila sa coronavirus disease. So kahapon po ng late afternoon, lumabas po yung result and pareho po kami ni Congressman Mujib Hataman na positive po ang naging resulta sa swab. Naka-isolate na ang dalawa at nagsasagawa na rin ng contact tracing at containment measures sa lahat ng kanilang nakasalamuha. Pinag-aaralan naman ng alkalde kung kinakailangang isailalim sa lockdown ang City Hall ng Isabela. Uunahin po natin yung mga naging close contact ko. Isaswab po natin. Then from there, titingnan kung kailangan bang isara muna natin ang City Hall. Val Villaflor, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nadaragdagan ang international destinations na nagre-require na magpa-swab test ang mga pasahero. Ayon sa Manila International Airport Authority, sa abiso ng MIA, as of August 1, kabilang sa mga bansang nag-oobligang magpa-swab test ang mga pasahero, bago pa pumunta roon ay ang Abu Dhabi, Dubai, Hong Kong, Qatar, South Korea at Taiwan. Ito'y upang makatiyak na negatibo sa COVID-19 ang isang pasahero. Payo ng MIA sa mga pasahero makipag-ugnayan muna sa mga airline company upang malaman ang kabuuang detalye hinggil sa mga bagong polisiya. Ang mga pasahero na walang maipapakitang negative result ng swab testing ay hindi papayagan na makapag-check-in sa kanilang flight schedule. Maglalaan ng 200 milyong pisong pondo ang lokal na pamahalaan ng Maynila na pambili ng bakuna kontra COVID-19 sakaling maging available na ito sa merkado. Narito ang report ni Dante Amento. Patuloy ang pagpapaigting ng pamahalaang lungsod ng Maynila sa kampanya nito kontra COVID-19. Sa ngayon, mayroon na silang mga walk-in at drive-thru testing center na libre, hindi lang sa mga taga-Maynila. Bukod dito, mayroon din silang libreng confirmatory o swab testing center. Bukod dyan, gaya ng target ng national government, pinaghahandaan na rin ng lungsod ang pagbili ng bakuna sa coronavirus para sa mga mamamayan nito. Huwag ho ninyong isipin na may bakuna na, ha. Ipinagpapauna ko lang ang paghahanda natin sa endgame. Because the only endgame to this is the vaccine. Hiniling na ni Mayor Isko Moreno Dumagoso sa sangguniang panglungsod na maglaan ng inisyal ng 2 milyong piso mula sa 2021 budget na pambili ng bakuna kung sakaling magkakaroon na nito. Ayon kay Mayor Isko,
Nakipag-usap na siya sa mga kilalang pharmaceutical companies na gumagawa ng pag-aaral hinggil sa bakuna kontra COVID-19. At kung ang bakunang ito ay darating sa lalong madaling panahon, ang lungsod ng Maynila ay kahit papaano, kung papayagan na makabili direkta sa isang approved by a particular agencies of government and including international agencies para po makapagtabi na tayo. Dantiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumepensa ang Malacañang sa desisyong panatilihin ang General Community Quarantine o GCQ status sa Metro Manila. Narito ang report ni Rosa Licoz. Ipinaliwanag ng Malacañang na dumaan sa matinding talakayan at debate sa Interagency Task Force contra COVID-19 ang desisyong isailalim muli ang Metro Manila sa General Community Quarantine status simula August 1 hanggang 15, 2020. Tugon ito ng palasyo matapos manawagan ng ilang mga frontliner sa Metro Manila na pansamantalang ilagay muna sana sa Enhanced Community Quarantine ang Kapitolyo ng Bansa kahit sa loob ng 2 linggo dahil nakararamdam na anila sila ng pagod sa patuloy na paglobo ng bilang ng COVID-19 cases. Subalit ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nauunawaan ng palasyo ang maselang pagtimbang sa usapin ng public health at economic health ng bansa, lalo na 67% ng ekonomiya ay nakasalalay sa Metro Manila at Calabarzon. Sapat na anya ang ginawang estriktong lockdown sa Metro Manila at kinakailangan ng paigtingin ng mga estratehiya gaya ng localized lockdown at enhanced community quarantine sa mga barangay na may matataas na kaso ng coronavirus. Gayun din ang katiyakan sa pagpapatupad ng mahigpit na minimum public health standards, massive targeted testing, intensified tracing, quarantine ng close contacts at isolation ng confirmed cases sa pamamagitan ng Opland Kalinga. Muli namang iginiit ng palasyo na hindi sapat ang community quarantine lang laban sa COVID-19 outbreak. Kaya pinaiigting din ang kapasidad ng mga ospital sa pamamagitan ng pagdaragdag ng COVID-19 dedicated beds at pag-hire pa ng mas maraming doktor, nurses at medical personnel. Rosa Licoz, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa sa ilalim na rin sa lockdown ang Barangay 132 sa Caloocan City. Ito'y dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa lugar. Base sa datos ng City Health Office, 36 na ang nagpositibo sa nasabing barangay. Ipapatupad ang lockdown mula August 2 hanggang August 8, 2020. Mula ngayong araw naman hanggang sa August 7 ay naka-lockdown din ang Barangay 142 na may 28 kaso na ng COVID-19. Isinailalim sa total lockdown simula ngayong araw ang bayan ng Lipa, Batangas dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng nahahawa ng coronavirus disease. Narito ang report ni Aris Silvestre. Kasabay ng paglalagay sa General Community Quarantine o GCQ sa buong lalawigan ng Batangas, muling isinailalim ang bayan ng Lipa, Batangas sa total lockdown. Simula ngayong araw, dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa syudad. Ayon kay Lipa City Mayor Eric Aplica, pinapayuhan ng lahat ng mga Lipeño na kumuha ng quarantine pass sa kanilang mga barangay upang mapayagan na lumabas at makapagtrabaho. Ay muli po natin ibinabalik under lockdown ang lungsod ng Lipa. Pag po tayo naka-lockdown, ay nire-require na po muna natin muli ang ating mga kababayan sa barangay na kumuha ng quarantine pass sa inyong mga barangay para payagan po kayong makalabas at makapagtrabaho. Ayon pa kay Alkalde, isasara na rin ang mga secondary road na papasok at lalabas sa lungsod ng Lipa. Ito ay ang San Jose Pangaw Road, Lumban Alaminos Road at ang Calamias Ibaan Road. Nakatakda rin ibalik ang mga checkpoint sa lahat naman ng mga hindi taga-Lipa ay kinakailangan magpakita ang mga ito ng negative swab test o rapid test result. Muli ring ipapatupad ang liquor ban at curfew hour sa syudad. Sa ulat ng Provincial Health Office, ang Lipa ay may 46 na COVID-19 cases at may 127 confirmed cases.
Ari Silvestre, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaiimbestigahan ng mga representative ng Bayan Muna Party List ang umano'y anomalya sa paraan ng pamamahagi ng 30 bilyong pisong pondo na inilaan ng PhilHealth sa pagresponde sa COVID-19 pandemic na kapaloob sa House Resolution No. 1074 na inaatasan nito ang Committee on Government Enterprises and Privatization na imbestigahan kung saan-saan napunta ang Interim Reimbursement Mechanism Funds. Base rin sa impormasyong nakalagay sa resolusyon, may mga healthcare institutions na hindi accredited sa PhilHealth pero nabahagi na ng pondo. Pabor ang liderato ng Presidential Anti-Corruption Commission sa panukala ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik ang death penalty laban sa mga drug convict. Pero bukod sa ilegal na droga, naniniwala rin ang PACC na dapat ring mapabilang ang mga korap na opisyal ng pamahalaan sa mapaparusahan ng bitay sakaling mapatunayang guilty sa kaso. Narito ang report ni Joanne Nano. Sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi nito na nais niyang ibalik ang death penalty sa sinumang mapapatunayang sangkot sa illegal drug trade sa bansa. Bagaman marami ang bumabatikos sa panukalang bitay, may ilan pa rin ang sumusuporta dito. At kung ang Presidential Anti-Corruption Commission ang tatanungin, sang-ayon nito na ibalik ang death penalty. Ayon kay PACC Commissioner Greco Bellica, pabor sila sa nais ng Pangulo. At bukod sa drug convict, ipinapanukala rin nila na mapasama ang mga korap na opisyal ng pamahalaan sa mapapatawan ng death penalty. Should be treated as him. Yan, kailangan po natin na mailagay sa batas. Una yung sinasabi ng ating Pangulo, ibalik ang death penalty for drug-related cases. But also, sunod po natin dyan dapat itulak ay yung gawing ipatawan ng kamatayan, parusong kamatayan, ang mga na-involve sa korupsyon. Para kay Commissioner Bellica, maitutulad ang korupsyon sa kasong murder at drug convict dahil sa bigat ng epekto nito sa mga tao, kaya't dapat lamang aniya na mapabilang rin ito sa mga mapaparusahan ng bitay. Ang epekto nito perpetual when you institutionalize corruption through law, buong bayan po, milyong-milyong tao naghihirap, minsan mas madali yung mamatay kaysa yung mabuhay ka ng hirap na hirap, di ba? So, kaya kailangan talaga, pinapatay po yan. Ang corrupt talaga dapat po yan pinapatay. Of course, after investigation and mapatunayan. Pangalawa po, yung mga tao, yung sa mga corrupt na tao sa gobyerno, habang nandyan sila, naghihirap ang libo-libong tao. Kamakailan kinwestiyon ni Senator Nancy Binay ang tsyempo sa isyu ng death penalty gayong nasa gitnaan niya ang bansa ng krisis sa COVID-19. Para sa Senadora, mas dapat pagtuunan ng pamahalaan kung papaano maisasalba ang buhay ng ating mga kababayan laban sa COVID-19 at hindi ang usapin ng pagpatay. Sa kabila ng masidhing kampanya ng Duterte Administration kontra korupsyon, may mga opisyal pa rin ng pamahalaan ang nasasangkot sa sari-saring isyu ng katiwalian. Ayon sa PACC, mayroong halos 4,000 reklamo laban sa mga opisyal ng pamahalaan na may kaugnayan sa distribusyon ng Social Amelioration Program. Bukod pa ang kontrobersiya sa PhilHealth kung saan isusumitin na nila sa Pangulo ang final report sa Lunes. Joanne Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipatutupad na sa Davao del Norte ang paggamit ng Quick Response o QR Code para mapabilis ang contact tracing sa mga makakasalamuha ng mga taong magpopositibo sa COVID-19. Narito ang report ni Lucille Lloren. Upang mas mapadali ang contact tracing ng mga makakasalamuha ng taong magpopositibo sa COVID-19, ipapatupad na sa probinsya ng Davao del Norte ang Quick Response o QR Code. Gagamitin ito sa pagpasok sa probinsya, pagpasok upang makipagtransaksyon sa mga ahensya ng gobyerno at sa iba't ibang mga pribadong establishmento. Target ng provincial government na maipatupad ang QR code system sa Agosto 17. Dahil dito, minamadali na ng 3 lungsod at 8 bayan ng probinsya ang distribution ng QR code stickers sa mga residente nito alinsunod sa bagong contact tracing system. Mahigit 1 milyong stickers ang inilaan ng pamahalaan na ma-distribute.
Sa pamamagitan ng QR code, madaling matrace at mamonitor ang tao sa bawat lugar na kanyang pupuntahan, kagaya na lamang ng mall, palengke, grocery, convenience store, at terminal. Isascan ang QR code sa mga electronic scanners na ilalagay sa mga designated areas. Sa mga papasok naman ng Davao del Norte, gaya ng may mga trabaho at importanteng aasikasuhin, kinakailangan ding kumuha ng QR code sa pamamagitan ng pagrerehistro online sa link na inyong makikita sa screen. Lucilio Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bahagyang lumakas ang bagyong Dindo habang patuloy itong kumikilos sa direksyong Hilaga, Hilagang Kanluran sa bahagi ng Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 800 kilometers silangang Hilagang Silangan ng Tuguegarao City, Cagayan, o 715 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito sa bilis na 10 kilometro kada oras sa direksyong Hilaga, Hilagang Kanluran. Sa pagtaya ng PAGASA, posibleng lumakas pa ang bagyong Dindo sa mga susunod na araw at magiging tropical storm category bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes ng umaga o hapon, August 3. Sa kasalukuyan, walang direktang epekto sa bansa ang bagyong Dindo. Sinabi ng PAGASA, ang nararanasang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Bangsamoro ay bunsod ng Southwest Monsoon o Habagat. Mga kasangbahay, kung may hindi kayo napanood na balita o nais nyo lang muling mapanood ang mga news program ng UNTV, maaari nyo itong balikan at panoorin sa aming official YouTube channel. I-click lang ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapanood nyo rin po dito ang iba pang news program ng UNTV, pati ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya click, subscribe, and share. Tuloy-tuloy po ang pag-iservisyo ng digital clinic na inilunsad ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International o MCGI. Sa mga gustong kumonsulta sa doktor subalit walang kakayanan na makapunta sa ospital, tumawag lamang kayo sa aming 24/7 hotline. Ang mga numero na maaari niyong tawagan para sa mga Globe users, 0915-189-7007. Para sa Smart subscribers at Viber users, 0918-438-8988. Sa Sun Cellular naman, 0943-411-8001. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Manatili kayo nakantabay sa UNTV para sa mga update kaugnay ng COVID-19 crisis. Ako po, Simon Hokson. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.